Hello, magandang araw, Banana Cake, for today's video. Meron ka bang mga hinog na hinog na nasaging? Huwag mong itapon, sayang yan. Gawin mong banana cake. Tignan mo, moist na moist. Napakalambot, crunchy ang labas, pero moist ang loob. Ready ka na ba? Simulan na natin! Balatan at imash ang saging hanggang makapuno ng 1 cup. Ang ginamit ko dito ay 5 pirasong saging, pero depende yan sa size ng saging na gagamitin mo. 1/2 cup ng evaporated milk, haluan ng 1/2 tablespoon ng suka, haluin at iset aside. Sa isang malaking mangkok, isift ang 1.5 cups ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking soda, 1/2 teaspoon ng asin, iodized salt ang ginamit ko. Isift together para matanggal ang buo-buo. Sa isang hiwalay na mangkok, pagsamahin ang 1 cup white sugar, mashed banana at 1/2 cup ng brown sugar. Crack 2 whole eggs, medium sized, at saka haluin. Tandaan na dahan-dahan lang din sa paghahalo, baka ma-overmix. Idagdag mo na yung sineta side mo na buttermilk, yung eva plus vinegar, tapos 1/2 cup ng vegetable oil, 1 teaspoon ng vanilla, at saka haluin ulit. This part is optional, i-coat mo yung chocolate chips mo ng harina para hindi siya lumubog sa may mixture mo kapag hinalo mo na. Next, paghaluin mo na ang dry at ang wet ingredients. Hinay-hinay lang sa paghalo para hindi ma-overmix. Kapag nakita mo nang wala ng buo-buong harina at na-mix na ng maayos, pwede ka nang tumigil sa paghalo. This step is optional din, so ihalo mo na yung chocolate chips. Pwede kang gumamit ng walnuts or raisins, pero ako kasi ito lang ang available. Pagkatapos, sinalin ko na sa 8x3 na loaf pan. Dalawa yung ginamit ko. And then, last step ko, nilagyan ko na ng toppings na chocolate chips ulit. Isalang mo na sa preheated oven, 175 degrees Celsius for 45 minutes to 1 hour. Depende yan sa kung gano'ng kainit yung loob ng oven mo. And ayun na, meron ka na ngayong napakasarap na banana loaf bread. Thank you for watching. Bye.